sa bawat isa sa atin, no? We have to find God's goodness in every one of us. Hindi yung kasamaan ng tao. Kasi bakit to? Kasi kapag ikaw ay mabuti, kapag makita mo na ikaw ay mabuti, kahit na ikaw gawa ng masama, gagawa ka pa rin ng mabuti. Kasi bakit? Mabuti ka eh. No? That is your identity. Yun ang kung identity na kung saan eh huwag natin kalimutan na walang iba kundi kinumahan natin sa Diyos. Na tayo gagawa ng isang bagay kasi yun ang ating pagkatao, no? Ang pagiging mabuti. Kaya at na kuminsan, ginagawa tayo ng masama at kahit na kuminsan, ay tayo ay pinagsususpetsahan ng masama, ano, gagawa pa rin tayo ng kabutihan. Bakit? Hindi tayo katulad nila. No? Excuse me for the word, no? Hindi tayo katulad nila. Kasi maliwanag na yung nga sa atin ay yung kabutihan na ipinapahiwatig ng Poong may kapal. And we have to find that goodness. Sana po ay hindi ma-overrun ng shadows. No? Kasi sabi nga natin, may mga taong gawa ng kanilang kabiguan, dumilim na yung kanilang pagtingin sa kanilang kapwa-tao. No? At sa taong ito, nawala na yung kanilang pagkaunawa na natabunan na yung kabutihan na nasa bawat isa sa kanila sapagkat gawa ng kanyang masakit na karanasan na naging bahagi ng kanyang buhay. No? Huwag ko natin na tayo ay matalo ng mga bagay na naging bahagi ng ating karanasan. At kinakailangan natin hilingin sa loob ng Poong may kapal yung kabutihan na ito na dulot ng ating Diyos na ibinibigay sa... Kaya nga anong sabi niya ho rito, no? Makita ho natin, sabi ni Jesus, kahit na nga yung mga masasama, no? Kapag humihingi ng isda ang kanilang anak, ay hindi ito bibigyan ng ahas. Kapag humihingi ng tinapay, hindi bibigyan ng bato. No? Eh, pero nung pagbato, no? Eh, di mga kakalas ang mga ngipin mo yan. No? Maging bahagi yun na kung saan ay makita natin. Bakit? Kasi kahit na itong mga taong masama, up to the extreme, ay hindi gagawa ng isang bagay doon sa kanilang mga anak. Sa kanilang kahit na sabihin natin sila ay masama. Na nakita ni Jesus na there is still goodness doon sa taong ito. At yun po nawa, ano? Yun po nawa yung maging pamantayan natin. Oh, sabi nga, Father, mahirap po yan, ano? Mahirap na makakita ka ng kabutihan sa isang taong gumagawa sa iyo ng masama. Ano? Paano mo makikita ang liwanag sa isang tao na nakikita mo'y kadiliman, ano? Well, mahirap yon kapag wala ang Diyos sa buhay mo. No? Mahirap yon kapag wala si Kristo sa buhay mo. No? You could not find that goodness sa kapwa mo tao. Tanging lamang si Kristo ang makapagbibigay sa iyo ng kabutihan na yan sa buhay mo. No? Na kaya, kahit na sa tingin mo, ang nais na ipakita ng taong ito, no? Na halimbawa ay napakadilim ng kanyang aura na ipinamamanik sa iyo, makakakita ka pa rin ng kabutihan sa kanya kung nasa iyo si Kristo. Kung nasa iyo ang ating Diyos na walang iba, kundi ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng kabutihan. And surely, no, makita po natin, ano? Makita natin, no? Makakatagpo mo ang iyong hinahanap. Makakalit mo ang minimity mo sa buhay. No? Mabubuksan ang iyong pagkatok. No? Lalong-lalo na sa pagpapatuloy nating pagkapahayag. No? Dito po, ano, sa pagpagingin natin ng kagalingan na dulot po ni San Martin de Porres. Ano? Ay huwag natin hayaan na malambungan ng kadiliman gawa ng ating masasamang karanasan. Ano? Kinakailangan nating hanapin ang liwanag at ang kabutihan na dulot ng ating Diyos. At nawa po, no? Ay maging bahagi ng isang pagkilos na kung saan
ay ipanalangin natin sa pong may kapal. Mahirap, ano? Mahirap yung hawon ay binibigay ng Diyos. Ano? Bibigyan mo ba ng kabutihan yung tao na kung saan ay halos nilustay na yung buo mong pinag-ipunan, ano? For the rest of your, ano? Your working days, ano? Hanggang makarating ka the age of 60, pagkatapos ay nakubos lamang, ano? Mahirap, ano? Pero hindi imposible. At ang nais ng Diyos ay kung saan makita natin, higit sa lahat, sa pagkakataon na ito, no? Hanapin natin yung kabutihan na ipinula ng Diyos sa bawat isa sa atin. Naandun lang yan, ano? Nakatagpuan lamang natin ito, lalong-lalo na sa paglapit natin sa banal na Eukaristiyang ito upang hilingin natin ang tulong ng ating poong may kapal. Honored son of Saint Dominic, pray
holy ardor. Pray for us. Saint Martin, model of obedience. Pray for us. Saint Martin, strong in self-denial. Given to holy poverty. Pray for us. Saint Martin's shining example of worldly and material detachment. Pray for us. Saint Martin, apostle of mercy. Pray for us. Saint Martin, weak minister of charity. Miraculously conveyed to far distant lands. Pray for us. Saint Martin, seeking the conversion of sinners. Pray for us. Saint Martin, protector of the tempted and the repentant. Pray for us. Saint Martin, compassionate to the sorrowful. Saint Martin, consoler of the afflicted. Pray for us. Saint Martin, peacemaker of all discords. Pray for us. Saint Martin, healer of the sick and suffering. Pray for us. Saint Martin, father of the helper of those in distress. Pray for us. Saint Martin, guardian of the homeless. Pray for us. Saint Martin, comforter of the dying. Pray for us. Saint Martin, promoter of interracial brotherhood. Saint Martin, patron of social justice. Pray for us. Lamp of God, who takes away the sins of the world. Hear us, O Lord. Lamp of God, who takes away the sins of the world. Brothers and sisters, in our prayer of faith, let us appeal to God for our brothers and sisters and for each and every one of us. Come and strengthen us through this holy anointing. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Free us from all harm. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Relieve the suffering of all the sick. Heal person. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Assist all those dedicated to the care of the sick. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Give life and health to our brothers and sisters, and for each and every one of us on whom we lay our hands in your name. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Blessed be God who heals us in Christ. Blessed be God who heals us in Christ. Praise you, God, Almighty Father, you sent your Son to live among us and bring us salvation. Blessed be God who heals us in Christ. Praise to you, God, the only begotten Son, you humbled yourself to share in our humanity, and you heal our infirmities. Blessed be God who heals us in Christ. Praise to you, God, the Holy Spirit, the Consoler. Your unfailing power gives us strength in our bodily weakness. Blessed be God who heals us in Christ.
God of mercy, ease the suffering and comfort the weakness of your servants. When the church anoint with this holy oil, we ask this through Christ our Lord. Amen.